dito sa Papa Dudu Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudu Stories. Karamihan sa mga taong may minamahal ay nangangarap na maikasal. Hindi nga lang lahat ng pangarap ay nakatakdang matupad, lalo na at may limitation ang buhay ng tao. Kaya dapat nating palaging sulitin ang bawat sandali na kasama natin ang mga taong mahal natin sa buhay. Dear Papa Dudut, isa sa mga pangarap na babaeng kagaya ko ay ang makasal sa taong minamahal namin. Para sa akin kasi simula yun ang katuparan ng mga gusto kong mangyari sa buhay ko. Ang makasal ako, makasama ko ang lalaking pinakamamahal ko at magsimula kaming bumuo ng masayang pamilya. Minsan nga lang ay hindi lahat ng gusto natin ay ipagkakaloob ng puong may kapal. Ang sabi nga nila, may malalim na dahilan ang bawat pangyayari sa buhay natin. Kumusta po kayo Papa Dudut? Sana po ay nasa mabuti kayong lagay at kalusugan habang binabasa itong sulat ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang KC, 31 years old, nagtatrabaho bilang mananahit dito sa Marikina. High school pa lamang ay magkasintahan na kami ni Donnie Papa Dudut. Pareho naming first love ang isa't isa. Hindi naging perpekto ang relasyon namin, pero masasabi ko na naging matapat kami sa isa't isa. At yun ang isa sa mga dahilan kung bakit mas tumatag ang relasyon namin. Hanggang sa makarating na nga kami sa kolehiyo. Kaya lang dahil sa kapusukan naming pareho, isang pangyayari ang hindi namin inaasahan na darating sa buhay namin Papa Dudut. Buntis ka? Buntis ka talaga? Hindi makapaniwala ang tanong ni Donnie nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa ipinagbubuntis ko. Oo nga, mahirap ba talagang paniwalaan yun? Naiinis na wika ko. Hindi naman sa ganun, pero paano nangyari na buntis ka? Tanong pa niya. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang ipaalala ko sa iyo yung mga lugar kung saan mo ako dinala para may mangyari sa ating dalawa? Naiiritang turan ko. Casey, nagtataka lang naman ako kasi hindi ba? Nag-iingat naman tayo, ang sabi niya. Oo, pero may ilang beses na hindi ka gumamit ng proteksyon na mag-sex tayong dalawa. Malamang yun ang dahilan kung bakit ako nabuntis ngayon. Sinabi ko naman kasi sa iyo na huwag na nating ulitin, hindi ba? Paano to? Ano nang gagawin natin ngayon? Naiiyak na sabi ko. Hindi na kaagad nakapagsalita noon si Donnie at baka sa mukha niya ang labis na kaba. Ano na Donnie? Bakit hindi ka na nagsalita dyan? Ito na nga bang sinasabi ko? Ako lang mag-isa ang maiipit dito. Sigurado ako na papatayin ako ng mga magulang ko kapag nalaman nila ang tungkol dito. Kung bakit naman kasi pumayag-payag pa ako sa gusto mong mangyari. E di sana, hindi ako namumroblema ng mag-isa ngayon. Panunumbat ko sa kanya. Pananagutan ko ang bata, seryosong sabi niya. Anong sabi mo? Tanong ko. Pananagutan ko ang magiging anak natin, kaya huwag ka nang umiyak Casey. Wika pa niya. Sigurado ka ba dyan sa mga sinasabi mo? Hindi mo ako niloloko o inuutulang? Paninigurado ko. Bakit ko naman gagawin yun sa'yo? Saka syempre anak ko yung nasa tiyan mo. Kaya pananagutan ko lahat ng nangyari sa ating dalawa. Promise gagawin kong lahat para maging mabuting partner ako sa'yo. At tatay sa baby natin Casey. Nakangiti ng tugon niya. Papadudot nang mapansin ko na delayed na ang buwan ng dalaw ko ay kinabahan kaagad ako.
Malakas na kagad ang kutob ko na nagdadalang tao na ako. Kahit pa sabihin na wala pang 10 beses na may nangyayari sa amin ni Donnie ng panahon na yon. Niminsan na hindi na-delay ang buwan ng dalaw ko. Kaya kagad akong bumili ng pregnancy test kit at ginamit yon. At hindi ko nga napigilan ang maluha nang makita ko na 2 guhit ang lumabas doon. Mabuti na lang at mag-isa lamang ako sa bahay ng mga oras na yon. Papa Dudut, hindi ko rin inaasahan na magiging ganon ang reaksyon ni Donnie nang sabihin ko sa kanya na nagdadalang tao na ako. Iniisip ko kasi noong una na baka magalit siya o kaya ay matakot na panagutan ako. Pero wala doon ang mga nakita ko ng araw na yon. Kahit baka sa mukha niya. Mas nangibabaw ang kasiyahan dahil magkakaanak na kaming 2. Kaya naman naniwala talaga ako sa pangako niya na pananagutan niya ako at ang magiging anak namin. At yun nga ang nangyari dahil mula sa umpisa ay naging maayos ang pagsasama namin ni Donnie, Papa Dudut. Nakakatuwa naman kasi sina Justin at Lorena pa rin ang nagkatuluyan. Wika ko ng ikwento ni Donnie na nakita niya ang 2 naming dating kaklase at inimbitahan siya sa nalalapit na kasal ng mga ito. Sinabi mo pa, ganyan nga rin yung reaction ko nang imbitahan nila tayo sa kasal nila Lorena. Natuwa ako kasi parang dati lang, nagliligawan lang sila. Pero eto sila ngayon, malapit ang ikasal at maging totoong mag-asawa, ang wika niya. Oy, bakit parang bigla namang lumungkot yung boses mo? Pansin ko. Wala lang, naisip ko lang na ilang taon na tayo nagsasama pero hanggang ngayon, hindi pa rin kita napapakasalan. Wika niya na may himig ng lungkot sa kanyang boses. Ano naman, para na naman tayong mag-asawa, ang sabi ko naman. Parang, pero hindi pa rin, kasi nga hindi pa kita napapakasalan, wika niya. Hindi naman importante yon para sa akin, sweetie, kasi sa ilang taon ng pagsasama natin, wala kang ibang pinakita at pinaramdam sa amin ang anak mo, kung hindi puro pagmamahal, wika ko. Pero gusto pa rin kitang pakasalan. Gusto kong sabay tayong humarap sa altar at mangako sa Diyos na mamahalin natin ang habang buhay ang isa't isa, ang sabi pa ni Donnie. Mangyayari din yon, siguro hindi pa nga lang ngayon kasi nga medyo gipit pa tayo. Pero naniniwala ko na ibibigay din yon ng Diyos sa atin, ang sabi ko pa. Alam ko na marami na akong pangakong binitawan sa iyo, Casey. Pero itong pangako na to ang pipilitin ko na matupad balang araw. Darating ang panahon na magpapakasal din tayong 2, ang sabi pa niya. Papadudot ng malaman ng mga magulang namin ang tungkol sa pagbubuntis ko ay pareho silang nagalit. Normal naman siguro yon sa reaksyon ng mga magulang na pinag-aaral ang kanilang mga anak. Pero kaagad ding nawala ang galit na yon nang sabihin ni Donnie na pananagutan niya ako. At doon nga ay nag-decide kami na huminto sa pag-aaral at bumukod na lamang ng tirahan. Umupa kami ng mura at maliit na bahay na sakto lamang para sa aming 2. Sa isang fast food chain pa siya pumasok noon para magtrabaho. At ako naman ay namasuka na mananahe sa isang factory na malapit sa amin. Mabuti na lamang at kakilala ko ang supervisor doon kaya kaagad akong natanggap nang mag-apply ako. Kahit 3 buwan na akong buntis. Papadudot, hindi pala talaga madali ang maging magulang o ang pagbuo ng isang pamilya. Kahit nagbubuntis pa lamang ako noong umpisa, napakarami na naming naging gastusin lalo pa nga nang makapanganak na ako. Kaya naman sinantabi muna namin ni Donnie ang plano naming pagpapakasal. Sa akin naman ay ayos lang kahit na hindi muna kami makasal. Dahil nagagampanan naman niya ang responsibilidad niya bilang partner ko at tatay ng anak namin na si Nathan. Pero si Donnie talaga ang palaging nagbabanggit ng tungkol doon na sana raw ay matupad niya ang pangako niya sa akin na mapakasalan niya ako sa loob ng simbahan, Papa Dudut. Wala naman sigurong babae ang hindi gustong may kasal sa taong minamahal niya. Pero sa dami at taas na mga gastusin, inalis ko muna yon sa isipan ko.
Kasi nga'y masaya naman ako sa simpleng pamumuhay namin ng pamilya ko kahit na hindi pa kami kasal ni Donnie. Sa paglipas ng mga taon ay napatunayan ko na hindi talaga ako nagkamali ng lalaking pinili na mahalin. Kasi palaging pinaparamdam ni Donnie sa amin ng anak ko ang walang kapantay na pagmamahal. Simple lang din talaga ang naging buhay namin, Papa Dudut. Kahit nag-i-end of contract si Donnie sa mga pinagtatrabahuhan niya ay hindi siya nababakante. Kasi nakakahanap din kagad siya ng kapalit at ayaw niya rin kasi na pare-pareho kaming mahirapan sa mga gastusin. Kahit may trabaho pa ako noon, iba pa rin daw yung siya ang kumikita ng pera para sa aming pamilya. Responsibilidad niya raw ang pagiging padre di pamilya. Kaya kahit kailangan ay hindi siya nagiging irresponsable sa mga kilos at desisyon niya, Papa Dudut. Sweetie, sigurado ka ba na gusto mong gamitin ang back bay mo sa pampakasal natin? Tanong ko nang mayabot niya sa akin ang sobre na naglalaman ang perang natanggap niya mula sa dati niyang pinagtatrabahuhan. Oo naman, bakit? Hindi pa ba sigurado na ako yung gusto mong pakasalan? Natatawa ang tanong niya. Siyempre sigurado na, pero kasi diba matagal mo nang gusto na kumuha ng motor na hulugan. Kailangan mo yon sa trabaho para hindi ka na nagko-commute. Kaya lang eh hindi nga tayo makakuha ng motor mo kasi ang laki ng down payment. Pero eto na yung pera oh. Pwede nang gamitin na pang down payment dun sa motor na gusto mong kunin, ang wika ko. Sweetie, sabi ko naman sa iyo na mas importante ka kesa sa mga bagay na gusto ko, hindi ba? At syempre mas importante rin ang magiging kasal natin kesa sa motor na gusto kong kunin. Alam mo ba nang mahawakan ko ang pera na to? Na-imagine kagad kita na nakasuot ng wedding gown at naglalakad palapit sa kinakatayuan ko. Na-imagine ko ang sarili natin na nasa harap ng altar at nagbibitaw ng pangako na panghabang buhay. Ano ba yan? Naiiyak agad ako, naluluhang sabi niya. At nahawa naman itong mga mata ko dyan sa pag-iyak mo, ang wika ko. Pati ako ay naluluha na rin. Ewan ko ba kung bakit masyado ako nagiging madrama kapag tungkol sa pagpapakasal natin ang pinag-uusapan. Siguro kasi yun na lang halos ang pangako na hindi ko pa natutupad sa iyo, ang sabi pa niya. Pero tinupad mo naman lahat-lahat ng mga naging pangako mo. Alam mo, sa totoo lang, araw-araw kitang pinagpapasalamat sa Diyos. Yung araw na nakilala kita at nagkaroon tayo ng anak, tugon ko naman. Ako rin. Ikaw at ang anak natin ang naging pinakamagandang regalo sa akin ng Diyos. Salamat at dumating ka sa buhay ko. Casey, magpapakasal ka naman sa akin, di ba? Tanong niya. Oo naman, wala na akong ibang lalaki na gustong pakasalan kung hindi ikaw lang. Kaya huwag ka nang umiyak at simulan na nating pag-usapan ang plano sa magiging kasal natin. Naluluhang sagot ko. Papa Dudut, nakita ko na halos maluhaluha si Donnie habang sinasabi niya sa akin ang magandang balita na may pera na siya na pampakasal namin. Pakaramdam ko nga noon ay mas excited pa talaga siya kesa sa akin. Kaya hindi ko na rin talaga napigilan ang sarili ko na maluha sa sobrang tuwa. Ang dami na kagad naming pinag-usapan ng mga plano na tungkol sa kasal. Saang simbahan kami magpapakasal, saan ang reception, sino-sino ang imbitado at kung ano-ano pa. Pinaplano na namin noon ng mga bagay na dati lang ay pinapangarap namin. Kaya naman natapos ang pag-uusap na yon sa isang mahigpit na yakapan. Papa Dudut, nang sabihin namin ang plano naming pagpapakasal sa mga magulang namin, ay pare-pareho silang natuwa at na-excite para sa amin. Alam kasi nila kung gaano namin kagusto ni Donnie ang makasal kaya ibibigay daw nila ang 100% ng suporta nila sa amin. Kaya lang bago pa namin matuloy na gawin ang mga planong na pag-usapan namin ni Donnie, ay may nangyaring hindi inaasahan. Na-ospital ang anak naming si Nathan at kinakailangan na operahan sa bato. Nang dahil doon ay nagastos namin ang perang inihanda ni Donnie na dapat ay para sa kasal namin.
Pero salamat naman sa Diyos kasi nailigtas naman ang anak namin mula sa kapahamakan, Papa Dudut. Alam ko naman yun eh. Hindi ko lang talaga mapigilan ng mag-guilty ang wika ni Donnie. Bakit ka naman nagigilty, sweetie? Tanong ko. Ako ang padre di pamilya. Kaya dapat na pinaghahandaan ko ang ganitong klase ng emergency sa buhay natin. Dapat palagi ako may nakatabing pera para sa mga ganitong klase ng bagay. Paano kung dalawa kayo ni Nathan na biglang na ospital, saan ako kukuha ng mas malaking halaga para sa pagpapagamot ninyo? Saka dapat din na gumawa pa ako ng paraan para hindi magalaw ang pera na para sa kasal nating dalawa. Dapat mas pinagbubuti ko ang pag-iipon ko. Dapat ay hindi ako naging pabayang padre di pamilya, ang wika niya. Natahimik na lamang ako at napatitig sa kanya, Papa Dudut. O bakit bigla ka nalang natahimik dyan at nakatitig ka sa akin? Nagtatakang tanong ni Donnie. Ang totoo eh, ngayon ko lang kasi mas na-realize kung gaano ko kamahal ng Diyos. Donnie, sa dinami-dami ng lalaki sa mundo, ikaw pa talaga yung ibinigay niya sa akin. Isang lalaki na walang ibang ginawa kung hindi ang isipin kung ano ang magpapasaya sa akin. Nakangiting wika ko. Siyempre, doon lang naman ako magiging masaya. Kapag nakikita at nararamdaman ko na masaya ang babaeng pinakamamahal ko, ang wika niya. Ang cheesy naman talaga ng asawa ko, pagtawa ko. Ang sarap namang marinig noon mula sa iyo. Naasawa mo na ako kahit na hindi pa naman tayo kasal, ang wika niya. Donnie, mula nang panagutan mo ako at ang anak natin, tinuring na kitang asawa ko. Kahit nga hindi tayo magpakasal, ayos lang sa akin kasi alam ko naman na magsasama tayo ng habang buhay. Tugon ko naman sa kanya. Papa Dudut, dahil sa dami nga ng mga gastusin namin sa bahay noon, kagaya ng mga bills na kailangang bayaran, upa sa bahay, pampaaral sa anak naming si Nathan at kung ano-ano pa, hindi kami kaagad nakapag-ipon ni Donnie. Kaya nang maospital ang anak namin at kinailangan na operahan ang perang pampakasal sana namin nang nagamit namin para kay Nathan. Siyempre hindi naman kami nagsisisi ng gamitin namin ang pera dahil buhay ng anak namin ang nakasalalay at nanganganib ng mga oras na yon. Sawa naman ng Diyos. Naging maayos naman siya pagkatapos ng operasyon. Kahit nangihinayang kami na hindi na matutuloy noon ang plano naming pagpapakasal, masaya pa rin kami ni Donnie dahil wala na sa panganib ang buhay ng anak namin. Ayos lang kahit na makansel ang kasal, ang mahalaga ay kumpleto pa rin kaming pamilya. Palagi namang may tamang oras para sa lahat. Siguro'y alam ng Diyos na hindi pa yon ang oras para makasal kami ni Donnie. At tanggap namin yon ng partner ko dahil pareho kaming sigurado na ibibigay ng Diyos ang kasal sa aming dalawa sa tamang panahon, Papa Dudut. Mula noon ay sabay na naming pinag-effort na ni Donnie ang pag-iipon para sa kasal namin. Paunti-unti ay palagi kaming nagtitira ng maliit na halaga mula sa sinusweldo namin. May mga oras na nagagalaw namin yon, lalo na kapag nagigipit kami o kaya ay may emergency na nangyari. Kagaya ng nanay ko na ospital, kaya gumastos din kami ng malaki. Pero ginagawan din namin ang paraan para maibalik ang naipon namin. Desidido na rin kasi kami na magpakasal ni Donnie at nakikita ko na gusto rin talaga yung mangyari ng partner ko. Kaya naman hindi ko na hinayaan na mag-isa lang siya na kumilos para matupad yon. Gusto ko na pareho kaming maging dahilan ng pagtupad ng pangarap namin. Siguro ay nakita ng Diyos ang pagsusumikap naming dalawa sa pangarap na yon. Unti-unti kasi nagsimula na rin gumaan ang buhay namin kahit papaano. Naging regular na si Donnie sa pinagtatrabahuhan niya tapos ay nakabili pa siya ng motor. At pagkalipas nga ng ilang taon ay naging sapat na ang perang naipon namin para sa pinapangarap naming kasal. Kaya lang ay nagkaroon naman ng dahilan para maudlot ang kasal namin, pandemic kasi noon at nasa ECQ level pa ang lugar namin. Kaya walang simbahan ang tumatanggap ng schedule para sa gustong magpakasal. Sweetie, huwag ka na malungkot. May tamang panahon para sa lahat. Sabi ko naman sa iyo, kailangan lang nating maghintay.
wika ko kay Donnie at ramdam ko kasi ang labis niyang kalungkutan noon. Sorry, hindi ko lang talaga maiwasan ang malungkot at mainis. Ang tagal na kasi nating pinaplano to. Ang tagal na kitang gustong pakasalan. Malungkot na sabi pa niya. Kasalang naman yun eh. Ang mahalaga'y magkasama pa rin tayo hanggang ngayon. Hindi ka pa rin nagbabago at mahal na mahal mo pa rin kami ng anak mo, ang wika ko. Hindi yun basta kasal lang, Casey. Alam mo naman kung gaano kaimportante sa akin ang bagay na yun, hindi ba? Gusto ko itang pakasalan, hindi lang para maging legal mong asawa. Gusto ko na makasal tayo kasi naniniwala ko na doon ko mapapatunayan sa iyo kung gaano kita kamahal. Gusto ko na hindi lang ang anak nating si Nathan ang magdala ng apelyido ko, kung hindi pati na rin ikaw. Gusto ko na araw-araw kitang tatawagin na misis ko, giit niya. Ikaw talaga, Donnie, pinapakilig mo lang ako, nakangiting wika ko. Seryoso ko, Casey. Alam mo naman na walang katumbas ang pagmamahal ko para sa iyo, hindi ba? At gusto kong patunayan yon sa pamamagitan ng sagradong kasal, wika niya. O sige, hihintayin ko ang araw na yon. Pero sa ngayon ay makontento muna tayo sa kung ano tayo. Yung magkasama tayo kahit na hindi pa tayo kasal. Kasi pareho naman tayong masaya, hindi ba? Basta naniniwala ako na darating din ang araw na ibibigay sa atin ng Diyos ang pinapangarap nating kasal, tugon ko. Kung minamalas nga naman talaga, Papa Dudut, ay ayos na sana ang lahat. Pero pumasok naman ang pandemya dito sa ating bansa. Nagsarado ang mga simbahan para sa kahit anong okasyon o seremonya. Naging madalas din ang lockdown sa lugar namin at nabawasan ang mga araw na pinapasok namin sa trabaho. Kaya nabawasan din ang kinikita naming pera. Muli kami nagsimulang magipit dahil doon at nagsimula namang magalaw ang ipon namin. Lalo na nang parehong tamaan ng COVID ang mga magulang namin. Pero mabait pa rin ang Diyos dahil pareho rin silang nakaligtas mula sa sakit. Kaya lang ay naging mahirap ang buhay namin noon dahil sa malaking adjustment na kailangan naming gawin. Hindi kami masyadong nakakalabas ng bahay at kailangan naming mag-stock ng mga pagkain at magtipid kasi imposibleng magkasakit ang sinuman sa amin anumang oras ng mga panahong yon. Mabuti na lamang sa mga huling buwan ng taon ng 2021. Buwaba ng porsyento ng may mga COVID at lumuwag na rin muli ang lahat dito sa ating bansa. Nakapag-schedule na kami ng para sa kasal at si Donnie pa mismo ang naghatid ng mga invitation sa mga kaibigan at kamag-anak namin. Masaya siyang umuwi at nagkwento noon sa akin sa bahay. Kaya lang, ilang saglit lang ang lumipas. Napansin ko na parang lumalalim ang paghinga niya. Donnie, ayos ka lang ba? Nag-aalala ang tanong ko. Ayos lang ako. Pero parang nahihirapan akong huminga. Wika niya na nakasapo ang kamay sa kanyang dibdib. Teka, huwag mong sabihin na inatake ka ng hika mo. Ang tagal mo nang hindi hinihika. Wala ka na rin inhaler. Nag-aalala ang sabi ko. Kasi nahihirapan talaga akong huminga. Hirap na wika niya. Sandali lang at hihingi ako ng tulong. Babalik ako kaagad. Kumalma ka lang ha? Please. Wika ko pero kaagad niyang hinawakan ang kamay ko. Huwag kang umalis sa tabi ko. Pakiusap niya. Donnie, bitawan mo ang kamay ko. Kailangan kong humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Kailangan madala ka sa ospital. Naiiyak na sabi ko. Casey, please. Huwag kang umalis sa tabi ko. Huwag mo kong iwanan. Pakiusap. Casey, sorry pero parang hindi ko na yata kaya. Nahihirapan talaga akong huminga. Nahihirapang wika niya. Please, huwag mo sabihin yan. Lumaban ka lang. Donnie, parang awa mo na. Magpapakasal pa tayo, hindi ba? Sa susunod na linggo na yun. Kaya please, magpakatatag ka. Magpakatatag ka, Donnie. Pakiusap ko pero tuluyan ng ipinikit ni Donnie ang kanyang mga mata. Donnie, huwag mong ipikit ng mata mo, please. Gumising ka, Donnie.
Gumising ka, parang awa mo na, Donnie. Paghagulhol ko. Papadudot, nang dumating ang anak kong si Nathan ay muli siyang kaagad na lumabas para humingi ng tulong sa mga kapitbahay namin. Habang ako ay walang tigil ang pag-iyak at pakiusap kay Donnie na magpakatatag siya at lumaban. Hindi ko siya magawang buhatin dahil masyado siyang malaki at mabigat. Inawakan ko ng mahigpit ang kamay niya habang sinasabi ko sa kanya ang mga dahilan kung bakit dapat siyang lumaban. Ang tungkol sa mga plano namin sa future. Ang pangarap namin na pagpapakasal at ang pagsasama ng panghabang buhay. Naramdaman ko pa noon ang paghawak niya nang mahigpit sa kamay ko nang muling bahagyang magmulat ang kanyang mga mata. Habang hirap na hirap siyang humihinga. Naramdaman ko na pilit siyang lumalaban pero naramdaman ko rin ng unti-unti nang hindi kinakaya ng katawan niya ang lahat. Muli siyang nagbitaw ng pamamaalam sa akin. Nagpasalamat sa lahat ng magagandang alaala naming dalawa. At ang kahuli-hulihan kong narinig mula sa kanya ay ako lang ang babaeng mamahalin niya hanggang sa kabilang buhay. Papadudot, ng madala si Donnie sa ospital, katulong ang mga kapitbahay namin ay kaagad sinabi ng doktor na wala na siyang buhay. Namatay siya nang dahil sa sakit niya na asthma. Sobrang sakit noon para sa akin at halos nawalan ako ng malay. Pilit akong nagpakatatag dahil kasama ko rin noon ang anak naming si Nathan. Pero nang muli kong makita ang katawan ni Donnie, nawala ng buhay. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na mapahagulhol. Niyakap ko pa ulit siya habang paulit-ulit na nakikiusap na buksan niya ang mga mata niya. Nagumising siya para sa akin dahil magpapakasal pa kaming dalawa. Pero bigo na muling bumalik sa akin ang asawa ko. Grabe lang talaga, papadudot, dahil napakarami na naming pinagdaanan ni Donnie. Ang bawat isa ang naging sandalan at kuhanan namin ng lakas sa napakaraming taon. Sa kanya na rin umikot ang mundo ko kaya hindi ko rin talaga alam kung paano pa muling magsisimula. Paano pa ako muling mabubuhay kung hindi na siya kasama. Pero kagaya ng sinabi ng mga magulang ko at magulang ni Donnie ay kailangan ko pa rin magpakatatag para sa anak naming si Nathan. At yun ang ginawa ko kahit napakahirap. Isang linggo na lang noon, papadudot, dapat ay ikakasal na kami ni Donnie. At hindi ko akalain na yung araw na dapat ay kasal namin ang araw na huling beses ko siyang makakasama. Dahil yun din ang araw na naging libing niya. Ang damit niya na pangkasal ang suot niya noon. At sinuot ko rin ang dress na dapat ay pangkasal ko. Nakiusap ako sa pare na basbasan kami bilang mag-asawa kahit man lang sa huling araw na makakasama ko ang katawan ni Donnie. Umayag naman ang pare at ang araw ng libing niya ay ang araw din ng naging kasal naming dalawa. Gusto kong iparamdam noon kay Donnie na kahit nasa kabilang buhay na siya. Tinupad ko pa rin ang pangarap namin na magpakasal. At tutuparin ko rin ang pangako ko na siya lang ang lalaking mamahalin ko habang ako ay nabubuhay sa mundong ito. Papadudot, salamat po sa pagbigay ng oras na mabasa itong sulat ko at hindi ko man kasama si Donnie na nakikinig sa oras na mabasa niyo ito ay sigurado naman ako na masaya siya kasi nakikita niya akong patuloy na nagpapakatatag sa buhay para sa anak naming si Nathan. Ganon talaga siguro ang buhay. Hindi ibig sabihin na naiwan na tayo ng taong mahal natin ay hindi natin sila makakasama. Dahil lang totoo ay maiiwan pa rin sa atin ang pagmamahal nila. Dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko. Nakasubscribe na rin po ako sa Kaistorya YouTube channel at sa Papa Dudut Family YouTube channel. Yours truly, Casey. Maraming salamat, Casey, sa pagsulat mo dito sa aking YouTube channel. Nakakalungkot isipin na kung kailan totoong malapit na kayong ikasal ni Donnie ay saka naman siya kinailangan pang mawala. Pero sadyang ganoon ang buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundong ito. Masakit lang kasi na matutupad ninyo na sana ang sana'y magandang buhay at pinapangarap na kasal na gusto ninyo. Dalangin ko na sana ay patuloy ka pa ring magpakatatag para sa anak mong si Nathan at baunin ang walang kapantay na pagmamahal ng namayapa mong asawa na si Donnie.
Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.